Lahat ng mga kalwalhati ay aking inaalay kina Sri Guru at Sri Gauranga. Nityananda Trayodasi, ang maluwalhating paglitaw ni Sri Nityananda Prabhu. Isang PowerPoint video na paghahandog. Ako po si Herschel Bubot Tolentino, na kilala rin bilang si Bala Krishnadas, ay ang inyong tagapagkwento na may paglalarawan. Sino ba si Panginoong Nityananda? Ang ibig sabihin ng banal na pangalan na Sanskrit na Nityananda ay siya ng kaligayahan ay walang hanggan. Si Panginoong Nityananda ay ang walang hanggan na kasakasama ni Sri Chaitanya Mahaprabhu, ang pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Bihibihira lamang na ang pangalang Nimay, Panginoong Chaitanya, ay sinasalita ng walang kasamang nitay, Panginoong Nityananda. Si Sri Chaitanya Mahaprabhu ay hindi maaaring malapitan o kaya ay maintindihan kapag wala ang awa ni Nityananda Prabhu, na siyang pangunahing guru, spiritual na guro ng lahat ng mga sansinukob. At siya ay ang nagsisilbing tagapamagitan ni na Mahaprabhu at ng kanyang mga deboto. Siya ay ang aktibong prinsipyo sa paglikha man at mga lila, mga paglilibang. Siya ay ang ikalawang anyo ng Panginoon, ipinakikita ang sarili bilang si Balaram kay Krishna, Laxman kay Sri Rama, at Nityananda Prabhu kay Chaitanya Mahaprabhu. Siya rin ay si Balaram kay Sri Jagannath, na lumitaw sa pagkakataong ito kasama ang kanilang kapatid na babae na si Subhadra. Lahat ng iba pang mga anyo at ekspansyon ng Panginoon ay nagmula sa ikalawang anyong ito, Vamana, Prithu, Matsya, Hayagriva, Kurma, Varaha, Narasimha, Kalki. Si Nityananda Prabhu ay ang pinanggalingan ni Sankarsyan ng lahat ng mga Vishnu at ni Ananta Sesha. Mahavishnu, Garbhodakasayi Vishnu, Ichirodakasayi Vishnu, Ananta Sesha. Siya ay matangkad tulad ng kanyang amo na taglay ang maputing kutis ni Balaram. Ang kanyang mga kasuotan ay maihahambing sa isang kumpol ng bughaw ng mga bulaklak na lotus. At sa paglubog ng araw, ang kanyang ningning ay nahigitan pa ang kadakilaan ng kabilugan ng buwan. Ito yung western horizon. Ito naman yung eastern horizon. Mayroon siyang malalim na boses sa kanyang palagiang pag-awit ng mga kalwalhatian ni Sri Krishna. May daladala siyang pulang patpat na kanyang inaalay pang bendisyon para sa mga deboto. Pero kinakatakutan naman ng mga makademonyo. Si Panginoong Nityananda ay isang abaduta,
isang individual na hindi nakatali sa anumang kaugalian sa lipunan. Siya ay kumikilos na nasa purong debosyon para sa kanyang kapatid bilang isang tagapagsilbi. Pero minsan, ang kanyang mga ikinikilos ay hindi maarok. Si Nityananda Prabhu ay lumitaw sa mapagpalang 13 araw ng maliwanag na kalangitan sa buwan ng Magha. Noong taong 1474 sa Ekachakra, isang maliit na nayon na nasa West Bengal ngayon. Ang Magha ay ang 11 buwan ng kalendaryong Hindu, nakatumbas ng Enero-Pebrero ng kalendaryong Gregorian. Sa pambansang kalendaryong sibil ng India, ang Magha ay ang 11 buwan ng taon na nagsisimula sa 20 ng Enero at nagtatapos sa 18 ng Pebrero. Galing to sa Wikipedia. Ang lugar kung saan siya lumitaw ay ginugunita ng isang templong nagngangalang Garvasva, na sa ngayon ay dinadagsa ng mga debotong manlalakbay. Ang kanyang ama, si Aday Ocha, at ang kanyang ina, si Padmavati, ay makadiyos ng mga Brahmin na orihinal na nagmula sa Misila. Sa kanyang kabataan, si Nitay bilang bansag kay Nityananda Prabhu ay giliw na giliw ganapin ang mga paglilibang ni Sri Krishna at Panginoong Rama. Kanya iyong ginaganap ng may autoridad, ng may masiding kagalakan, na ang buong kanayunan ay nagiging lubog na lubog sa pag-ibig sa pinunong Diyos. Ang paboritong parte ni Nitay ay ang kay Lakshman, at kanya iyong ginaganap sa mukhang kapanipaniwalang mga eksenang hindi nabanggit sa Ramayan, na ang mga tao ay nagtataka kung gawa-gawa lamang niya o kaya ay tunay niyang ninanamnam ang kanyang sariling mga paglilibang na iyon. Ang Ramayan ay isang mahabang epiko ng sinaunang India, isa sa mga Purana na inuugnay kay Valmiki, ang may akda. Ang Ramayan ay tungkol sa buhay ng at mga pakipagsapalaran ni Rama, isang prinsipe ng Ayodhya sa kaharian ng Kosala, at ang kanyang asawa na si Sita. Sa isang bersikulo sa Ramayan, si Hanuman, dakilang deboto ni Rama, ay sinabing, "Alam ko na walang pinagkaiba sa pagitan ni Sitaram at Lakshmi Narayan, mga anyo ng pinakakataas-taasang katauhan ng pinunong Diyos. Pero gayunpaman, ang mga anyo ni Rama at Sita ay ang hinigop ang aking pag-ibig at pagmamahal. Kung kaya't nais kong makita ang Panginoon sa mga anyo ni Rama at Sita. Animoy, hinihigop ng kanilang kumpletong pagmamahal ang batang sinitay sa nayo ng Ekachakra, kung saan kanyang ginugol ang unang 12 taon ng kanyang buhay dito sa daigdig. Sa kanyang 13 taon, ang manlalakbay na Brahmin na sinasabing ang bantog na si Lakshmipati Tirtha na naakit sa debosyon at serbisyo ni Nitay, ay hiniling siya sa kanyang mga magulang para maging estudyante at kasama sa paglalakbay na iyon. Ang kanyang mga magulang bilang nakatali sa kulturang Vedic ay hindi makatanggi sa hiling ng banal na personalidad. Sila ay nahiwalay kay Nitay kahit labag sa kanilang kalooban. Gayunpaman, dahil sa pagkawalay na iyon, si Aday Ocha, pandit, ay sawing palad na yumao.
si Nitay ay naglakbay na kasama si Lakshmi Pati Tirta ng mga 20 taon. Sa mga panahong iyon, kanyang binisita ang mga sagradong lugar sa bansa. Pagbabalik tanaw tulad ng ginawa ni Balaram noon. Habang ang giyera sa Kurukshetra ay sumisiklab. Lumaon, sinasabing si Nitay ay ininitiate ni Lakshmi Pati Tirta bilang disipulo. Nakasama rin niya ang isa pang disipulo ni Lakshmi Pati Tirta, si Madhavendra Puri, na bagamat isang god brother, siya ay pinagpipitagan ni Nitay bilang isang purong deboto at guru. Si Madhavendra Puri ay bantog sa pagtatatag ng matamis na katotohanang Madhurya Rasa na sa bandang huli ay ang naging pinakamahalagang bahagi ng Gaudiya Vaishnavism. Ang Madhurya Rasa ay isang katawagang inilalarawan ang pinakamataas na banal na pag-ibig na ang paglapit ng deboto sa Diyos ay bilang ang kanyang pinakamamahal. Ito ay spiritual na pag-iibigan, hindi tulad ng relasyon sa material na mundo na pagnanasa lamang, kung kaya't hindi nito tunay na nabibigyang kasiyahan ang persona. Ang iba pang mga disipulo ni Madhavendra Puri ay sina Advaita Acharya at si Isvara Puri, ang spiritual na guro ni Chaitanya Mahaprabhu. Nagtagpo sina Nityananda Prabhu at Chaitanya Mahaprabhu noong 1506, noong siya ay nasa edad 32 at si Chaitanya naman ay 20. Sinasabing noong si Nityananda Prabhu ay dumating sa lupain ng Nadia, siya ay nagtago sa tahanan ni Nanda Charja upang pataasin pa ang kasiyahan ng kanilang muling pagkikita mula sa pagkawalay. Si Chaitanya Mahaprabhu, dahil alam niya ang pagdating ng kanyang walang hanggang na kasama, inutusan niya si Haridas Sakur at Srivas Pandit na hanapin si Nitay, pero sila'y nabigo. Sa bandang huli, dahil sa tindi, hindi na niya makayanan ang pagkawalay na iyon, si Chaitanya Mahaprabhu na rin mismo ang direktang nagtungo kay Nityananda Prabhu, at ang lubos na kasiyahang pagtatagpo ay napaka-transcendental na ang lahat ng naroong nakasaksi ay namangha sa matinding dakilang karanasang iyon. Isang templo na tinatawag na Gora Nityananda ay ginugunita ang lugar na ito kung saan sila ay nagkita. Si Nityananda Prabhu, sa kanyang tungkulin bilang ang orihinal na spiritual na guro, ay ang tumulong sa pagpapalaganap ng Yuga Dharma na sangkirtan sa buong Gaudiya Desh, Bengal, Orissa. Ang Yuga Dharma, tinutukoy ito ang relihiyosong proseso na naaangkop sa isang partikular na panahon. Sa Kali Yuga, ang pangkasalukuyang panahon, ang Harinama Sangkirtan, ang sama-samang pagkikinig at pagsasambit ng mga banal na pangalan ng Diyos ay ang Yuga Dharma o napapanahon o ang inirerekomendang proseso na angkop sa panahong ito. Ang habag-awa ni Panginoong Nityananda ay walang hanggan, at ang mga tao na may kapalarang makasama siya ay binabaha ng pag-ibig para sa pinakakataas-taasang Panginoon. Dahil sa kanyang awang iyon, si Raghunath Das, isa sa anim ng mga Goswami, ay sinimulan ang bantog na kapistahang
Danda Mahotsava ng Panihati. Isang tradisyon na hanggang sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin, kung kaya't kanyang nagawang mapagsilbihan si Chaitanya Mahaprabhu. Ang Goswami ay isang titulo na ginagamit sa mga renunciates sa relihiyosong tradisyong Vedic. Ang renunciates ay ang mga tumalikod na sa mga material na responsibilidad, relasyon at gawain. At ito ay pangkaraniwang ginagamit sa mga tumanggap na ng pangakong sanyas. Ang ibig sabihin ng salitang go ay mga pandama, at ang swami ay tagapagkontrol, hindi alipin ng isip at ng mga pandama. Ang Danda Mahotsava ay ang kapistahan ng awa. Ipinakikita dito kung paano at bakit si Nityananda Prabhu ay naggagawad ng kanyang awa sa pamamagitan ng kaparusahan. May isang nayon tinatawag na panihati kung saan ay nagtungo si Sri Nityananda. Si Raghunath Das ay nagtungo rin doon upang siya ay makita. Pero ang sabi sa kanya ni Panginoong Nityananda, "Hindi ka pupunta sa akin at tatakbo lamang na parang kawatan. Nahuli kita ngayon, akin kitang parurusahan." Pagkatapos, ang mabait na Panginoon ay sinabi kay Raghunath Das na pakainin ang lahat ng kanyang napakaraming mga debotong nagtipon-tipon doon. Ito ang kanyang kaparusahan. Katunayan, si Raghunath Das ay nanggaling sa isang napakayamang pamilya. Galak na galak niyang sinunod at ginawa ang utos ni Nityananda, at lalo pa siyang naging maligaya dahil kanyang napagsilbihan at napakain din ang Panginoon, ang mga kasama ng Panginoon, ang mga deboto at ang lahat ng mga tao na dumating upang makita ang Panginoon. Sa pamamagitan ng meditasyon, inimbitahan ni Sri Nityananda Prabhu si Sri Chaitanya Mahaprabhu upang dumalo sa kainan. Siya ay dumating, subalit iilan lamang ang mayroong spiritual na paningin aktwal na siya ay makita. Pinahaba pa niya ang kanyang awa sa mga nahulog na kaluluwa tulad ni Jagay at Madhay, sa pagliligtas rin sa kanila mula sa makasalanang buhay, at pagpoprotekta rin sa kanila kahit pa mula sa matinding galit ni Chaitanya Mahaprabhu mismo. Nang si Nityananda Prabhu ay bumalik sa Bengal sa kahilingan ni Chaitanya Mahaprabhu, kanya nang inabandona ang estadong Avaduta at siya ay naging grihasta, may asawa. Pinapos ni Panginoon Nityananda ang kanyang paglilibang sa kanyang paglaho sa templo ng Bankim Raya, di kalayuan sa Ekachakra. Narito ang disciple succession na Gaudiya Sampradaya na nagmula kay Panginoong Chaitanya hanggang sa kasalukuyan. Chaitanya, Rupa, Swarup, Sanatan, Raghunath, Jiva, Krishnadas, Narottam, Vishwanath, Jagannath, Baladev, Bhakti Vinod, Bhakti Gorkishore, Bhakti Siddhanta, Bhakti Vedanta, Siraswarup,
Ananda. Ito yung mga Vaishnava Acharya, mga spiritual master ng mga Vaishnava. Ang mga Vaishnava Acharya ay mariing isinasaad na kung sino mang sinusubukang intindihin si Sri Chaitanya Mahaprabhu na hindi nakakamit ang awa ni Nityananda Prabhu ay hindi magtatagumpay. Ang isang tao dapat ay taus-pusong magdasal kay Panginoon Nityananda bilang ang Adi Guru, orihinal na spiritual na guro, upang maihatid siya sa malulotos na mga paa ni Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ang presensya ni Nityananda Prabhu ay palagi ang madarama sa presensya ng sariling guru, dahil ang guru ay ikinokonsiderang ang buhay na pagpapakita ng pagmamahal at awa ni Nityananda Prabhu. Ang kanyang shakti, spiritual na kapangyarihan, ay ang siyang nagbibigay sa disipulo ng abilidad na magampanan ang debosyonal na paglilingkod at ranasin ang lubos ng lubos ang spiritual na kaligayahan. Ang artikulong ito ay hango sa mga makasaysayang Vedic na kasulatan. Jaya Srila Prabhupada! Jaya Gurudev! Si His Holiness Jagadguru Chris Butler, Siddha Swarupananda Paramahamsa Prabhupada. Isang salita mula sa Guru. Lahat kayo na naririnig ako pagkatapos ng buhay na ito, kayong lahat ay makababalik na kay Krishna. Kapag inyong sinabi na, papaano yan magiging posible? Ako'y punong-puno ng sala. Ako ay ang pinakalaglag na tao. Ako ay puno ng masasamang ugali. Ako ay masyadong makasalanan. Hindi ko man lang mahal si Krishna. Oo, tama ka. Pero dahil kay Panginoong Nityananda, siya ay narito upang sagipin ang pinakalaglag. Kung kaya't maari kang makabalik kay Krishna kahit pa ano ang iyong kondisyon, ang iyong mga kamalian, ang iyong pagiging makasalanan. Kumapit ka lamang sa iyong spiritual na guro na siyang kinatawan ni Panginoong Nityananda. Sa gayon, makababalik ka na kay Krishna matapos ang iyong buhay dito sa mundo. Jagadguru Chris Butler, Siddha Swarupananda Paramahamsa Prabhupada. Marami pong salamat. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.